sukoy iyong sinisiyasa. Buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim o yame ay tiyak mo ngang napapatid. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hinilingin. Ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mo nga nalalaman. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Magandang oras po sa inyong lahat, mga kapatiran natin at mga kaibigan na atin pong makakasama ngayong oras na ito. Ako ay muling bumabalik upang magbahagi sa inyo ng mga salita ng ating Panginoon mula sa kanyang mga lingkod na mga apostol. At si Apostol Pablo ang ating pag-uusapan at ganoon din si Timoteo. So matapos ang aking paglalakbay noong nakaraang Pebrero 23 hanggang Marso, ikasampu ng Marso, ay ako'y muling bumalik dito sa Toronto. At lubang nakakapagod ang pagbiyahe dahil niloob ng Diyos na makarating tayo sa dalawang bansa na binanggit ng banal na kasulatan, sa bansang Greece at saka sa bansang Turkey. So, nais kong magbahagi ng panibagong series na aking kukunin sa aklat ni Pablo na sinulat niya kay Timoteo sa kanyang unang sulat sa Timothy. So, dito ko sisimulan ng isang panibagong series na ito ay para sa mga pastor ng iglesia, ngunit hindi lamang ito para sa mga pastor, kung hindi sa lahat ng mga Kristiyano sa buong daigdig, sapagkat ang mga nakatala sa aklat na ito, sa sulat ni Pablo kay Timoteo, ay tungkol sa pananampalatayang Kristiyano na manatiling dalisay sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. So, bago tayo magsimula, ay iniling ko na ang bawat isa ay tumungo tayo ay mananalangin sa ating pagsimula. Ama naming Diyos, narito kami upang ikaw ay aming pasalamatan at muli kaming magkasama-sama sa ganitong oras ng aming pag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat sa iyong patnubay, sa iyong pagmamahal sa amin, sa nakalipas na panahon ng isolation ay kami ay unti-unting nakakabalik sa normal. Maraming salamat sa iyong patnubay na pinagkaloob mo sa aming lahat at sa patuloy pang paggabay sa amin, Panginoon. Ama, sa oras na ito ay dalangin namin ang iyong patnubay sa iyong lingkod na gagamitin muli. Ang iyong salita ay mahayag, Panginoon, sa oras na ito, at nawa ito makatulong sa pananampalataya ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, ang ating teksto na ating kukunin ay magmumula sa 1 Timothy
chapter 1 verse 1 hanggang 2. So ito ang ating pinaka day 208. So ang ating paksang pag-aaralan ay ating isesentro kay Timoteo. Kikilalanin natin kung sino si Timoteo sa sulat ni Apostol Pablo sa kanyang unang liham kay Timoteo. So ang pinaka background ng sulat na ito ay matapos na si Pablo ay umalis sa iglesia sa Epistle noong sinulat niya ang mga liham para sa mga iglesia lokal ay binanggit ni Dr. Lucas sa kanyang aklat sa mga gawa, chapter 20, na si Pablo ay lumisan mula sa Epistle at nagpunta sa ibang lugar upang mangaral uli ng salita ng Diyos. At doon ay binanggit niya na sa kanyang pag-alis ay papasok ang mga ganid na lobo o mga bulaang tagapagturo ng iglesia sa Epeso. Nung siya ay umalis, ay pinagbilinan niya si Timoteo na bumalik sa Epeso upang tumulong sa iglesia doon at alalayan at pagsabihan ng mga tao doon na huwag magtuturo ng hindi naaayon sa salita ng Diyos. Kaya ito ang pinakabuod ng liham o ito ang pinaka-essence ng sulat ni Pablo kay Timoteo. So, ako ay nagpunta sa Ephesus. Ito ay sa Western Turkey. Ito ang pinakahuli-hulihang city na pinuntahan ko kasama ng aking grupo. Dahil dito sa Ephesus, sa Kusadasi, na malapit sa ancient Ephesus, ay walang airport. Kaya hindi ito dumidiretsa sa paliparan. Kaya ang aming unang pinuntahan magmula sa Greece, sa Athens, ay tumungo kami sa Istanbul. Ito ay ang Constantinople noong unang panahon. At from Constantinople ay tumungo kami patungo sa Izmir. Ano, ang ancient Izmir na. So, pagagaling namin sa Izmir, ay tumungo na kami sa Ephesus. So, yaan ang pinaka biyahe ng inyong lingkod sa bansang Greece at saka ng Turkey. Sa Book of Revelation, ang Ephesus ang kauna-unahang iglesia na binanggit. At ngunit sa aming paglalakbay doon ay ang Ephesus ang siyang pinakahuli sa aming pinuntahan sapagkat walang international airport doon, kaya yan ang pinakahuli sa aming itinerary. Kaya ito ang napili kong lesson upang bigyan natin ng pansin ang sitwasyon noong panahon na isinulat ni Pablo ang liham na ito kay Timoteo sapagkat si Timoteo ay naglilingkod noong panahong iyan noong siya ay pinadala dyan ni Pablo na alalayan ang iglesia sa Ephesus. Kaya ang ating kukuning teksto ay magmumula sa 1 Timothy chapter 1 verse 1 hanggang 2 na ganito ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, winika niya na apostol ni Kristo, Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya, sumaiyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buwat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So dito sa unang pangungusap ni Pablo kay Timoteo ay binigyan niya ng pagkakilala si Timoteo bilang kanyang tunay na anak sa pananampalataya. At pinagpala niya si Timoteo sa magitan ng kanyang sulat, ibinigay ni Pablo ang pagpapala ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya at sa patnubay ng Banal na Espiritu at binigay sa kanya ang grace o ang habag at kapayapaan na buwat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Siya ay unang binanggit sa aklat ng mga gawa noong sulat ni Dr. Lucas ang
ang liham na ito o ang aklat na ito, chapter 16 verse 1. Winika dito ni Luke na nagpunta rin si Pablo sa Derbe at sa Listra. So itong dalawang siyudad na ito na binanggit dito sa Acts chapter 16 verse 1, ito ay ang Central Turkey ngayon, no? Nasa gitna yan. May isang alagad doon na ang pangalay Timoteo at ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Hudyo at ang kanyang amay na may isang Griego. So sa madaling salita, si Timoteo ay kalahating Griego at kalahating Hudyo. So di nagtagal ay sinimulan ni Pablo na gamitin si Timoteo bilang isang troubleshooter o tagaayos ng problema. Nagdadala ng mga mensahe sa mga problemang iglesia at nananatili upang tumulong sa paggawa ng mga solusyon sa loob ng iglesia. So kahit na sa pinakamahirap na iglesia sa lahat, alam natin ang Corinto ang siyang pinakamahirap na iglesia na pinaglingkuran ni Pablo, no? Ito ay sa Greece, sa Southern Greece. Ito ay napuntahan ko rin noong katapusan ng Pebrero itong taon na ito. At nakita ko rin doon ang ruins ng ancient Corinth, ang Roman Agora, at ganun din yung tinatawag na Roman Theater. At marami pang mga ruins ang natuklasan doon at yan ay nakita ko at nalakaran ko yung mga lugar na yan. At nakita din namin doon ang tinatawag na Bima. Yung Bima ay yan yung lugar kung saan pinaparusahan ng mga Romano at ng mga Griego yung mga pasaway ng mga tao noong panahong iyon. At maaaring diyan din sila Pablo noon ay nagkaroon ng problema noon diyan sa Bima, no? Yan ay kung tawagin niya lang judgment seat, no? Yan diyan nila yung parang nililitis yung mga taong gumagawa ng kaguluhan, nagiging problema sa komunidad. Kaya marami pa ring mga establishment ng mga Roman ruins ang nandoon at nakikita yan, visible yan. At ganun din yung mga bato na daanan nung araw ay makikita pa rin hanggang sa ngayon. Yan ay na-preserve ng gobyerno ng Greece at ayon nagpapasalamat sapagkat kanilang ginawang ipinireserve itong mga ruins na ito upang makita natin sa ating panahon ngayon. At ito ay nagbibigay ng katibayan na ang Biblia ay totoo at may katotohanan ang salita ng Diyos sapagkat ang lahat ng mga binanggit diyan ay nananatili hanggang sa ngayon. So dito ay ang iglesia sa Corinto ay isa sa mga pinakamahirap na iglesia at maraming kaguluhan, no? Diyan sa loob ng iglesia sa Corinto. At doon ay makikita at marinig natin sa mga sulat ni Pablo na kakaiba ang ginagawa ng mga tao diyan nung araw, no? Nakikipagtalik ang isang miyembro ng iglesia sa kanyang madrasta o yung tinatawag na mother-in-law. So kaya nga dito ay isinugo ni Pablo si Timoteo at isinulat ni Pablo sa marupok na iglesia ng Corinto na ipapaalala niya sa inyo ang aking itinuturo. So dito rin ay pinadala ni Pablo si Timoteo upang ituro ang mga salita ng katotohanan ng pagtutuwid. At yan ay nakita natin sa unang mga taga-Corinto chapter 4 verse 17. Ang winika niya ay sa iglesia sa Corinto na dahil dito pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, ang winika niya, no? Ipapaalala niya sa inyo ang mga patakaran ko sa buhay sa pagsunod kay Kristo Jesus. So ang mga patakaran ding iyon ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. So naging bahagi din si Timoteo sa ministeryo ni Pablo sa iglesia sa Corinto. So habang papalapit ang kamatayan ni Pablo, ay malamang na noong kalagitnaan ng AD 60, no? 10 taon bago ito winasak ni Titus at ng kanyang pwersang Romano,
ang lungsod ng Jerusalem at ang templo ay si Timoteo ay nagpapastor, no, sa panahon na yon sa iglesia sa Ephesus. Ito ay sa Western Turkey sa panahon natin ngayon. So nagbigay si Pablo ng payo bilang ama ng pananampalataya kay Timoteo, no, kasama ng mga katiyakan na nilalayo upang mapahina ang kanyang paghihirap. Excuse me. So sabi winika niya na manatiling tapat sa mga bagay na itunuturo ko sa iyo. At binanggit niya na malapit na ang panahon ng aking kamatayan at nakipagbaka ako ng mabuting pakikipaglaban. So natapos ko na ang takbuhan at ay nanatiling tapat. So yan ang winika ni Pablo kay Timoteo sa kanyang ikalawang sulat, chapter 3 verse 14. At inulit niya sa chapter 4 verse 6 hanggang 7. So lumilitaw na pumunta si Timoteo sa Roma sa kahilingan ni Pablo nang maglaon ay isinulat ng mga pinuno ng iglesia na si Timoteo ay bumalik sa Epeso sapagkat lubang kailangan siya doon. Kung saan siya ay naging unang obispo o elder, bishop ng iglesia sa Epeso at kung saan siya ay naging martir noong AD 97 bago magtapos ang unang siglo. Sa panahon ng panibagong bugso ng pag-uusig ng mga Romano sa panahon ni Domitian. Ano? So, ganun din ito ay naabutan din ito. Excuse me. Ang pag-uusig sa panahon ni Apostol Juan, halos sila ay magkakasunod na mga minartir, no, sa bansang Turkey ngayon, sa panahon natin ngayon. So si Timothy ay isa sa mga pinakamahalaga at pinaka-willy-willing mga karakter sa bagong tipan. Ang kanyang kwento ay mahirap pagsamasamahin sapagkat sa pananaw ng mga Hudyo ang kanyang sitwasyon ay komplikado sapagkat ang kanyang ina ay isang Hudyo at ang kanyang ama ay isang Griego. Hindi siya tanggap sa komunidad ng mga Hudyo sapagkat siya ay may lahing hintil. So, upang makakuha ng isang buong larawan sa kanyang buhay ay isang mas mahusay na pag-unawa ang kailangang bigay natin sa kanya sapagkat alam naman natin ang Panginoong Jesucristo ay pumipili ng mga taong mayroong kapansanan, hindi yung perpekto ang kanyang pinipili. Kaya si Timothy ay isang perfect candidate sa mata ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat hindi siya perpektong Hudyo sapagkat kalahati ang kanyang lahi, no? Kalahating Griego at kalahating Hudyo. So kailangan nating unawain ang kanyang sitwasyon sapagkat pinili siya ng Diyos. Pinili siya ng ating Panginoon Jesucristo sa katauhan ni Pablo upang maging kasama niya sa pangaral ng salita ng Diyos. So, kailangan nating pagsamahin na lahat ng mga bagay na ito sa pag-unawa sa kanya. Una, ito ay kagiliw-giliw na tandaan natin na ang pangalang Timothy o Timoteo ay nangangahulugan ng paggalang sa Diyos. So yan ang kahulugan ng kanyang pangalan, no? Honoring God. So habang pinagmamasdan natin at binabasa natin ang sulat ni Pablo kay Timoteo sa kanyang mga teksto ng liham ay magiging mabuti tayo na nabuhay siya sa kanyang pangalan, no? Yan ang naging magandang leksyon sa atin na ang buhay ni Timoteo ay nangangahulugan ng paggalang sa Diyos. So, inonor niya ang Diyos sa kanyang pangalan. Bagamat hindi perpekto ang kanyang lahi, ay inonor niya o ginalang niya ang Diyos sa kanyang pangalan. So, ikalawa, siya ay isang katutubo ng lungsod ng Listra. You know, yan ay nasa Central Turkey ngayon, sa panahon natin ngayon. At dyan sa Listra ay lugar kung saan si Pablo ay binato hanggang siya ay nawala ng malay at ayon sa kasaysayan siya ay pinalibutan ng mga Kristiyanong
mananampalataya o Hudyo diyan sa Listra, nung siya ay pinalalangin ay muli siyang tumayo at nagpatuloy sa kanyang misyon. So taga diyan si Timoteo sa Listra. So ang mga panahong iyon ay nasa reunion ng Lycaonia sa Romanong lalawigan ng Galatia. So yung Galatia ay isa sa mga lugar na binanggit ni Apostol Pedro sa kanyang sulat, ha? Sa unang Pedro. Maraming mga ano diyan, mga district ang binanggit ni Pablo. Lima yan, ni Pedro, yung Galatia, yung Pontus, yung Bithynia, yung Cappadocia, yung Asia. So limang probinsya yan ng bansang Turkey sa panahon natin ngayon. Kaya itong Listra ay nasasakop yan ng reliyon ng Lycaonia, no, sa lalawigan sa probinsya ng Galatia. So ayon sa kasaysayan, ang mga taong nanggaling dyan sa Galatia, kaya binansagang mga Galatians yan, ay yung mga taong, mga sabihin nating mga Gauls yan eh. You know, yan ang mga taong nanggaling sa modernong France. Yeah? So yan ang mga Gauls, yan ang mga isa sa mga Berberians na mga nagwasak sa imperyo ng Roma, no? So kaya sila mga binansagang mga Galatians, no? Mga Gauls yan eh. So yan ang background ni Timoteo kung saan siya nanggaling, you know, diyan sa Listra. So ikatlo, si Timoteo, gaya ng ating nabanggit kanina, siya ay anak ng mixed marriage, you know? At nung panahon niya, kapag ang mga Hudyo ay nalaman na ikaw ay anak sa mixed marriage, ikaw ay hindi gaanong tinatanggap sa community kasi may lahi kang hintil. So ang mga Hudyo ay malakas ang pagtatangi at saka prejudice ng mga panahon yan. Hindi sila basta-basta tumatanggap ng mga hindi puro, no? Kaya noong bata pa si Timoteo ay tinuruan siya ng kanyang ina na si Eunice at ang kanyang lola na si Loida ng banal na kasulatan. So makikita natin yan sa 2 Timothy chapter 1 verse 5 at chapter 3 verse 15. No? So pinalaki siya sa kanilang pananampalatayang Hudyo. At hindi natin alam kung ano ang reason kung bakit nag-asawa ang kanyang ina sa isang Griego at hindi binanggit sa mga sulat ni Pablo kung ang kanyang ama ay saring mananampalataya. So kung hindi man mananampalataya ang ama ni Timoteo ay giniya naman ang kanyang ina at ang kanyang lola si Timoteo sa pananampalatayang Hudyo. So si Timoteo ay nagmula sa magkahalong kasal ng dalawang magkaibang kultura ng Hudyo at ng Griego sa lahat ng aspeto o anggulo. Kayo sa madaling salita ay nakitimoteyo ang kultura ng Griego at ang kultura ng Hudyo. Una sa pag-iisip, ang isang tao ay pinalaki sa kaisipan ng moralidad na namumuhay sa paraang nagpaparangal sa Diyos. Ang isang tao ay pinalaki para sa kasiyahan ng mundo at sa kasiyahan nito. Sa kultura ng mga Griego ay ganyan ang kanilang pagtingin na lumalaki ang isang Griego upang maging makamtam niya ang sanlibutan, no? Kasiyahan ng mundo. At sa paningin naman ng mga Hudyo ay kabaliktaran sa paningin ng mga Griego. Ang mga Hudyo ay ang kanilang minimiti sa kanilang buhay ay maglingkod sa Diyos, maging tapat sa Diyos at maging malinis sa harapan ng Diyos. Ikalawa, yung pagiging reliyoso ni Timoteo. Bagamat siya ay half Greek at half Jew, ay nandun pa rin sa kanya yung pagiging reliyoso niya. Ang Hudyo ay binuhay upang mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya na naniniwala sa mailalang ng langit at lupa, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ang Griego ay pinalaki upang ilagay ang kanyang pananampalataya sa maraming iba't ibang mga Diyos. Alam natin na mga Griego ay sumasamba sa mga iba't ibang mga Diyos. Una ay si Zeus, yan ang pinaka-head ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Sila Artemis o Diana, sila Dionysius, you know? Sila Hermes. You know? Ang dami nilang mga Diyos-Diyosan. So ang mga kulturang, ang kulturang Griego ay isa sa mga binabanggit ni Pablo na
idolatria, no? Puno ng lahat ng uri ng mga Diyos. Kaya dito dinala ng Panginoong Hesukristo si Pablo sa Greece, sa probinsya ng Achaia, sa Southern Greece, upang pangaralan ng mga Athenians at yung mga Greece, mga Griego, upang sila ay tumalikod sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, isipin natin ang buhay ng batang ito na si Timoteo nung siya ay makilala at makita ni Pablo, no, sa Listra. Lumaki siya sa isang halong pag-asawa sapagkat nung mga panahong iyan, ang mga Hudyo ay nagkalat sa buong mundo. Andun pa rin yung dinatawag na diaspora, no? Ay hindi maiiwasan na sila ay makakapag-asawa ng mamamayan ng mga bansang kanilang kinakanlungan, kaya ayaw man nilang gawin ay yun ang kanilang kapalaran at yun ay nagbigay sa kanila ng mga anak na half Jew at saka half Gentiles, no? So hindi lamang ito may halong mga problema sa lahi, ngunit may problema din sa reliyon at moralidad. So yan ang malaking problema ng mga Hudyo ng mga panahon yun sapagkat dalawang kultura ang umiiral sa kanila, no? Ang kultura ng kanilang ama at ang kultura ng kanilang ina. No, kapag may dalawang Diyos sa isang tahanan, ang tahanan na iyon ay magiging hindi matatag at may problema, no? So ang isa ay humihila patungo sa Diyos at ang isa naman ay patungo sa iba pang mga bagay maliban sa Diyos. So si Timoteo ay nakatira sa ganoong uri ng tahanan, no? Diyan sa Listra. So hindi natin alam ang kwento sa likod ng relasyong ito ng kanyang ama at ng kanyang ina na kung paano nagkakilala ang kanyang mga magulang, no? So bakit nagpakasal si Eunice sa isang Griego? At bakit ang debotong babaeng Hudyo na ito na si Eunice na kanyang ina ay nasangkot sa isang hindi mananampalatayang Hudyo o isang hintil? So mula sa pananaw ng ating panahon, no, sa ating ika-21 century na parang walang anong bagay na magiging isang tunay na problema ay kasi ito ang pinaka-mindset ng mga tao sa panahon natin ngayon, lalo na dito sa Toronto, dito sa Canada, ay ay walang issue yan pagdating sa mixed marriage o mixed culture. Ay hindi issue ang mag-asawa ng halimbawa nanggaling sa Muslim faith, tapos Christian at Hindu, at mag-aasawa ng Muslim. So walang issue pagdating sa ganyan, eh. Pero mayroong mga tao na katulad na natin bilang mga Kristiyano ay hindi tayo basta-basta gumagawa ng mga ganyang bagay. Sinisigurado natin na tayo ay makakapili ng makakasama natin na pareho ng ating pananampalataya, dahil kung hindi ay ito magiging problema sa darating na panahon. Maging ang mga anak na ipapanganak ay magkakaroon ng confusion sa kanilang pag-iisip kung saan ba sila pupunta, no, saan ba sila maglilingkod na pananampalataya. So mas madalas nating isipin ito na parang pagpapakasal sa isang taong mula sa ibang pananampalataya o marahil sa isang pinaghalong pag-asawa ng lahi na parehong karaniwan lamang, o ito ay tinatawag na big deal o malaking bagay at sang-ayon sa atin sa ngayon, sa panahon natin ngayon. So ngunit sa Hudaismo noong unang siglo, ang mga kahinatnatnan ng isang babaeng Hudyo na may anak sa isang lalaking Griego ay napakalaki ang epekto sa kulturang Hudyo. Sinasabi sa Deuteronomy chapter 23 verse 2 na walang sinumang ipinanganak sa ipinagbabawal na pag-asawa o sa kanyang mga inapo ang maaaring pumasok sa kapulungan ng Panginoon hanggang sa 10th sali ng lahi. So dito nga ipinagbabawal nga sa batas, ano, sa Torah ng mga Hudyo na hindi nila tinatanggap ang tinatawag na mixed marriage, no, kapag ang isang Hudyo ay nakapag-asawa ng hindi katulad nila, ay sinasabi dito nga sa Deuteronomy chapter 23 verse 2 na ipinagbabawal ang pag-aasawa, no,
sa mga hindi nila katulad o kaawrin at hindi sila pwedeng pumasok sa kapulungan ng Panginoon hanggang ito ay dumating sa ikasampung salin ng lahi. So si Timoteo ay produkto, no, ng ipinagbabawal na kasal na ito sa mga pananampalatayang Hudyo. So bilang isang Hudyo ay isang sanggol isinilang sa katauhan ni Timoteo ay dapat sana siyang tuliin sa 8 araw. Pero hindi nangyari iyan dahil ito nga, sinabi nga ni Pablo na si Timoteo ay kailangan tuliin dahil sa pagpunan ng mga Hudyo, no? Makikita yan sa Acts chapter 16 verse 3. Kaya si Timoteo ay hindi siya natuli nung pagkapanganak niya after 8 days, you know? Kaya doon na nung makita siya ni Pablo ay ginawa ang ritual ng circumcision para hindi sila ma-question ng mga Hudyo na kanilang pangangaralan. Kaya si Timoteo ay na-circumcise noong mga panahon na nakita siya ni Pablo, no? Sa Acts chapter 16 verse 3 ay nagsasabi na siya ay hindi patuli, no? So dahil sa sipi ng Deuteronomy na hindi sana siya matuli ng kanyang rabbi ay tiyak na iba si Timoteo kaysa sa mga kalaro niyang Hudyo, no? Siya ay tinakwil at pinili ng ibang mga pamilyang Hudyo kasi nga hindi siya puro. So nahiwalay siya sa pamilya ng tipan ng Diyos, no? So doon sa Listra. So sa katunayan, tatawagin sana siyang ano, ang pangalang terminong ito na Momser or Momzer, ito ay kilalang salita dito sa North America na isang balbal o hangal na Hudyo para sa isang bastardo o illegitimate child o anak sa labas. So kapag ito ay ginagamit na salita o yung tatawag na Momser, ito ay halos ginagamit kay Timothy dahil yaan ang trato ng mga Hudyo sa kanya na isa siyang hangal na Hudyo dahil isa siyang bastardo, illegitimate child o anak sa labas. So ang mga Hudyo ay hindi dapat kumain kasama ng isang hintil, no? Kaya yan ang naging problema ni Pedro doon sa Antioquia, no? Nung makita siya ni Pablo na humiwalay sa mga hintil, no, na kumakain, humiwalay siya. Kasi nga natakot si Pedro na makita ng mga kapwa niya Hudyo na kumakain na kapiling ng mga hintil. Kasi nga si Pedro ay isang Hudyo. Kaya nung makita siya ni Pablo ay pinagsabihan siya ni Pablo na bakit mo ginawa iyan na hypocrisy ang tawag ni Pablo diyan sa ginawa ni Pedro. Excuse me. Kasi nga ang ginawa ni Pedro ay salungat sa paniniwala ng Kristyanismo. Kasi nga Hudyo si Pedro ay hindi pa niya lubos na naiintindihan ang pananampalatayang Kristyanismo. Na nag-aano siya, nagda-doubt siya kung mananatili siyang kasama ng mga hintil na kakain. Kaya ang umiral kay Pedro ay takot, no, at pagpuna o criticism. Kaya umalis siya at napagsabihan siya ni Pablo na hindi naaayon sa katotohanan o katuwiran ng Diyos ang ginawa mo at nahikayat pa si Bernabe, no, na nag-withdraw sila. So ang puntos ni Pablo ay tayo ay nasa panahon na ng Kristyanismo o ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo na wala nang pagkakaiba ang mga hintil at ang mga Griego o ang mga Hudyo. Kaya hindi na pwedeng magkaroon ng tinatawag na prejudice o ng tinatawag na discrimination. So lahat ng tao ay pantay-pantay na sa paningin ng Diyos. So kaya doon ay naunawa ang lubos ni Pedro ang katotohanan ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung ang isang tao ay pumasok sa kanilang tahanan, lalo tigit sa katauhan ni Timoteo o makipagkalakalan sa kanila, ay hindi nila ito tinatanggap, no? Sapagkat tumitingin ang tao sa panlabas na kaanyuhan. So sa hindi niya kasalanan, si Timoteo ay walang kasalanan nung siya ay pinanganak sa mundong ito, no? Siya ay naging isang sanggol na isinilang ng pagmamahalan ng kanyang ama at ng kanyang ina
At sabi nga ay ng kasabihan na hindi kasalanan ng isang sanggol na siya ay ipanganak kahit na siya ay biktima ng isang rape. No? Hindi niya kasalanan na siya ay ipanganak. At doon ay ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang naglilinis ng isang tao. No? Ano man ang pinanggalingan ng isang tao ay lilinisin siya sa kanyang karumihan. Si Timoteo ay naging isang itinakwil at pinagtatawanan ng mga tao sa kanyang nayon sa Listra noong mga panahong iyan. Nung hindi pa siya nakikilala at nakikita ni Pablo. So hindi sana siya nakapag-aral sa paaralan ng mga sinagoga ng mga Hudyo sa Listra kasama ng iba pang mga batang Hudyo. So hindi niya sana nabasa ang aklat ng Torah o ang Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy at saka Numbers na kasama nila. No, sapagkat yan ang pinaka main Bible ng mga Hudyo noong mga panahon yon, maging sa panahon natin ngayon, yan ang pinakapangunahing Biblia ng mga Hudyo. Kasama nila, nakikibahagi sa kanila sa alinmang mga pista ng mga Hudyo. So sa madaling salita, siya ay palaging itsapwera, no, hindi siya sinasama. Pero siya ay tinuruan ng kanyang ina at sa kanyang lola sa kanilang tahanan ng salita ng Diyos o ng Torah. Kapag oras na para magpakasal siya, hindi siya makakapag-asawa ng isang babaeng Hudyo, no, kung siya man ay mag-aasawa. Sa ibang momzer o bastardo, no, nang ibig sabihin ng momzer ay isang anak sa labas o isang hintil na Griego, no, dahil sa kasalanan ng kanyang ina, ito ay isinisisi sa kanya, no, no, nagkasala ang iyong ina, hindi siya nag-asawa ng kanyang kauri, kaya si Timoteo ay tila nakatadhana na sa labas. Tumitingin siya palagi doon sa kapwa niya mga Hudyo sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit lahat yan ay nabago nung makilala niya si Pablo. No? At doon ay nakita ni Pablo ang katauhan ni Timoteo. Nakita niya ang kalooban niya. No? Ang kanyang tunay na pagkakilanlan. At doon ay inappoint ni Pablo si Timoteo na magiging kasama niya sa kanyang mga misyonerong paglalakbay. So gayon maman ay kahit papaano nagawa ni Timoteo na tumaas yung kanyang level, ano? Yung kanyang tatak o isang stigma, no, na mga pagtingin sa kanya ng tao, no, yung isang mansya. Yun lamang ang nakikitang puwing sa kanya eh, yung kanyang pagiging half Jew at saka half Greek. No, sa paningin ng mga Hudyo, yan, dungis yan sa karangalan ng mga Hudyo eh. Na ito ay isang itinapon na gaya ng makikita natin mula sa iba pang mga sanggunian. Ano? Tiyak na nagkakaroon siya ng apoy, kuminsan sa kanyang dibdib, o minsan na hindi maiwasan na magagalit siya. Nagtatampo siya sa kanyang mga kalahi ng mga Hudyo dahil nga iniinano siya, sinasantabi siya, hindi siya kinikilala bilang katulad nila. No? Isang pagkakaiba na nagbibigay daan sa kanya upang madaig ang kanyang mga kapansanan sa buhay. No? Magamat siya ay matuwid, no? Siya ay maayos, ay ang tao ay tumitingin sa panlabas. So si Pablo, nang sumulat siya kay Timoteo, no, sa kanyang ikalawang sulat, chapter 1 verse 5, ay sinabi niya kay Pablo na naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya. No? Nung si Timoteo ay nasa iglesia na sa Epistle na naglilingkod bilang isang pastor doon, ay inalala ni Pablo ang naging buhay ni Timoteo, no, noon sa Listra. No, naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya na unang nabuhay sa iyong lola na si Loida at sa iyong ina na si Eunice. At naniniwala akong naninirahan pa rin sa iyo ngayon, sabi niya. At sa ganun din sa chapter 3 verse 14 hanggang 15 ng ikalawang sulat niya kay Timoteo ay sinabi niya na ngunit kung tungkol sa iyo, sabi niya, magpapatuloy ka sa iyong natutunhan at naging kumbinsido sapagkat kilala mo ang mga natutunan mo nito. Alam niya kung saan niya natutunan ang mga salitang ito. Walang iba kundi kay Pablo. At kung paanong mula sa pagkabata ay natutunan mo ang banal na kasulatan. So diyan natin makikita ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit na ano pa tayo sa harapan ng tao, ngunit kung tayo ay nagpupursige na mag-aaral ng salita ng Diyos at maging matuwid sa paningin ng Diyos. Excuse me.
ay yaan ay papaboran ng Diyos sapagkat hindi tumitingin ng Diyos kailanman sa panlabas na kaanyuhan. So paano niya natutunan at natanggap ang matibay na pananampalatayang ito na nakita ni Pablo sa kanya? So ang ama ay palaging pinuno ng tahanan ng mga Hudyo at may pananagutan sa pagtuturo sa mga bata ng tura o ng salita ng Diyos o ng lumang tipan. Dyan sa Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 8 ay tinuturo sa mga bata ang salita ng Diyos, no? At yaan ay ini-encourage sa kanila na i-memorize, itali sa kanilang mga tirintas, sa kanilang mga noo, ha? At isulat sa kanilang mga parte ng kanilang mga katawan, sa kanilang mga damit, upang hindi nila makalimutan ang salita ng Diyos. So sa kasamaang palad, ang ama ni Timoteo ay hindi kailanman gaganapin ang mga papel na ito sapagkat isa siyang hintil, no? Kaya ang gumanap ng papel na iyan ay ang kanyang lola na si Luis at ang kanyang ina na si Eunice ay malamang na mga kahanga-hangang guro ng banal na kasulatan at tiyak na may malaking kaalaman sa banal na kasulatan na ito ay naipasa nila kay Timoteo. So dahil malamang na wala siyang access sa mga scrolls ng banal na kasulatan ng mga panahong iyan sapagkat ang mga tao lamang sa loob ng sinagog ang nakakahawak ng scrolls at malamang na si Timoteo ay hindi welcome sa loob kaya hindi siya nakakahawak ng mga scroll diyan sa loob ng sinagoga. No, tiyak na kabisado niya ang malaking bahagi ng teksto mula sa kanyang ina at lola, no? Siya ay dapat na isang mabilis na matuto at napakatalino. Napakatalinong bata, no? Sa banal na kasulatan. So sinasabi ng Acts chapter 16 verse 2 na si Timoteo ay pinahalagahan ng mga kapatid, no, kapwa sa Listra at sa karating na bayan ng Iconio. So ibig sabihin sa madaling salita, si Timoteo ay nahubog at naturuan ng kanyang lola at ang kanyang ina sa salita ng Diyos. Naging mahusay na estudyante siya ng lumang tipan. Kaya doon ay pinahalagahan siya ng mga kapatid sa Listra, no? Noong mga panahong iyan at ganun din sa mga karating bayan sa Iconio. So kahit papaano, sa lahat ng mga akusasyon ng karumihan ng tinatawag na halong pag-asawa o mixed marriage na nakasalansan laban sa kanya o binabato sa kanya, siya ay bumangon sa ibabaw ng mga hadlang ng kanyang maagang pagkabata. So ang pangarap ng bawat batang Hudyo ay makapag-aral sa ilalim ng isang kilalang rabbi sa isang community. No, sa edad na 15, no, karamihan sa mga lalaki ay nailipat sa pag-aaral ng negosyo o trade ng pamilya. So yan ang buhay at ginagawa ng mga Hudyo noong unang panahon, no? Kung hindi ka magiging isang rabbi, ikaw ay dapat mag-aral ng negosyo o ng trade para suportahan mo ang iyong pamilya. So iilan lamang sa mga magagaling at pinakamatalino ang nakapagpatuloy ng kanilang pag-aaral sa isang rabbi. So sa background at kaso ni Timoteo, ito ay tinatawag na isang pipe dream, no? O isang pangarap na hindi maabot dahil sa kanyang sitwasyon. Lamang na inaisipin na magkakaroon siya ng pagkakataon na hilingin na mag-aral sa isang rabbi. Pagkatapos si Pablo ay bumalik sa Listra muli. So bakit? Bakit siya bumalik sa Listra? Posible kayang iniisip niya na ang batang lalaking ito na may galit sa kanyang dibdib, no? Sa kanyang mga kalahi na nakilala niya, no? Ilang taon na ang nakakaraan. So dito ay na-imagine ni Pablo ang ekspresyon sa mukha ni Timoteo, no? Na malungkot kuminsan dahil nga hindi siya welcome sa kanya mga kalahi sa Listra ay dumidepende na lamang si Timoteo sa turo at aral ng kanyang lola at sa kanyang ina. Kaya nung makita siya ni Pablo sa Listra, binalikan siya, ay tinanong siya ni Pablo na winika sa kanya na halika, sumunod ka sa akin, sabi niya. Sa tingin ko, kaya mo akong maging katulad. No? Napakaganda ng sinabi dito ni Pablo sa kanya na tuturuan kita, no? Isasalin ko sa iyo ang aking karunungan at diyan natupad na
si Timoteo ay nag-aral sa ilalim ng paanan ni Pablo na isang rabbi. At naging mahusay na estudyante si Timoteo. At naging matagumpay na alagad ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagtuturo ni Pablo. So hindi ba natin nakikita na tumatakbo si Timoteo para sabihin sa kanyang ina at lola na excited siya na sabihin na napili ako ni Rabbi Paul, no? At gusto niyang sundan ko siya. Excuse me. So kailanman sa pinakamaliit na imahinasyon ni Timoteo ay hindi niya naisip na siya ay magiging isang alagad ng isang rabbi na katulad ni Pablo. Siya ay isang momzer, no, isang bastardo o anak sa labas, yung tinatawag na isang outcast o pinalayas, itinapon o isang palaboy o isang taong pinabayaan. Si Timoteo ay isang hindi karapat-dapat na kandidato para maging isang alagad. Hindi raw siya kwalipikado para sa isang tungkulin sa pamumuno. So gayunpaman, nakita ni Pablo ang isang bagay kay Timoteo, no, isang pagtitiyaga, no, isang hindi huminto na saloobin sa harap ng hindi kanais-nais na mga hadlang. So nagpaisip sa kanya na si Timoteo ay maaaring maging isang alagad ni Jesucristo. No, hindi lamang naging tagasunod nila Pablo at ang ating Panginoong Jesucristo si Timoteo, ngunit naging isa siya sa mga pangunahing tauhan o karakter sa buong pananampalatayang Kristyanismo. So maging si Timoteo ay nagbalik loob sa unang paggalakbay ni Pablo bilang misyonero. Acts chapter 14 verse 6 hanggang 23. So tinukoy ni Pablo na si Timoteo bilang kanyang anak sa pananampalataya. Ayan ang kanyang unang binanggit sa kanyang unang sulat sa kanya. Malamang na nangangahulugan ito na naging instrumento si Pablo sa pagbabagong loob ni Timoteo. So mabilis na lumago sa pananampalataya si Timoteo nang dumating si Pablo sa Listra sa kanyang ikalawang paggalakbay. So si Timoteo ay isang alagad na noong siya ay binalikan ni Pablo at ginagalang ng mga mananampalataya doon sa Listra. No? Acts chapter 16 verse 1 to 2. So dito ay nahubog na ng kanyang lola at ng kanyang ina si Timoteo sa ikalawang pagbalik ni Pablo sa kanya. Kaya doon ay inappoint na ni Pablo si Timoteo na isasama siya bilang kasama sa kanyang misyonaryong pagalakbay. So si Pablo ay malamang na nakakita ng isang bagay na espesyal sa kabataang mananampalataya na ito at nagpasya siya, nakunin siya sa ilalim ng kanyang pakpak. No? Si Pablo ay nagdisipulo kay Timoteo, personal disciple niya o anak sa pananampalataya. So hiniling ni Pablo kay Timoteo na sumama sa kanya at marami siyang sinabi tungkol kay Timoteo na sinabi niyang oo, handang iwan ng kanyang pamilya, mga plano at ambisyon na sumama kay Pablo. So si Timoteo ay bunga ng pinaghalong pamilya na huli sa pagitan ng dalawang kultura at ito ay mababa ang tingin ng mga Hudyo sa mga Hintil. No? So naglakbay si Timoteo kasama si na Pablo at si Silas noong ikalawang paglakbay misyonero kasama nila si Dr. Lucas na siyang nagtala ng aklat ng mga gawa. So si Timoteo ay posibleng mahiyain at hindi masyadong mapilit na tao o agresibo. At si Timoteo ay binigyan ng tungkulin na pamunuan ng iglesia sa Epeso. Kaya yan ang naging dahilan kung bakit binalikan ni Pablo si Timoteo dahil nakita ni Pablo na si Timoteo ay isang taong maaasahan at mapapagkatiwalaan. Kaya si Timoteo ay sinugo ni Pablo sa iglesia sa Epeso upang maging pastor nila doon nung umalis si Pablo diyan. So si Timoteo ay nilagay sa bilangguan dahil sa kanyang pananampalataya, no? At ito ay binanggit ito sa aklat ng mga Hebreo, ha? At hindi binanggit doon kung sino ang sumulat ng aklat ng mga Hebreo, pero binanggit si Timoteo doon sa huling kabanata at huling mga talata ng aklat ng Hebrews na si Timoteo ay pinalaya na sa bilangguan. So maaaring si Pablo ay isa sa mga ang siyang suspect na sumulat ng aklat ng Hebrews. Pero hindi sinabi nung sumulat kung sino ang sumulat ng aklat.
Kaya hindi maliwanag sa atin kung si Pablo nga talaga ang sumulat ng aklat ng mga Hebrews. Pero dahil sa si Timoteo ay may connection kay Pablo, kaya iniisip na si Pablo ang sumulat ng aklat ng mga Hebrews. So noong panahon ng pagkakabilanggo ni Pablo sa Roma noong AD 59 to 61, ay lumilitaw na personal na tiniis ni Timoteo ang pagkabilanggo sa Roma sa loob ng panahon sa pagitan ng pagsulat ng liham sa mga taga-Pilipos, no? So kumalat na ang persecution . Kaya lahat sila, karamihan sa kanila ay nakulong din, no? At hindi naman pang matagalan yung pagkakulong sa kanila at sila ay inilabas din, no? Sapagkat wala namang basihan para sila ay ipihit ng matagal sa kulungan. Kaya nga dito nga binanggit nga sa Hebrews chapter 13 verse 23 na binanggit natin kanina, na winika noong author ng Hebrews na nais ko ring malaman ninyo na pinalaya ng ating kapatid na si Timoteo. At kung darating siya agad ay sasama ko siya pagpunta ko riyan. So yan ang katotohanan na nakulong din si Timoteo sa pangaral niya ng salita ng Diyos. So sa huling narinig natin sa teksto ay si Timoteo ay kasangkot pa rin sa aktibong ministeryo ng Ebanghelyo sa huling bahagi ng kanyang buhay. Si Timoteo ay isang kabataang lalaki na tumugon sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo na tumulong sa pagtatayo ng kanyang iglesia noong unang siglo. Isa siya sa mga espesyal na katulong ni Apostol Pablo kasama ni Titus na purong Griego na inatasan ni Pablo na magministro sa isla ng Crete. Ito ay sakop ngayon ng Greece, no? Ng Kreta. So ginawa ni Timoteo ang ilang mahihirap na atas sa mga iglesia na itinatag ni Pablo. No, si Timoteo ay pinakamalaki sa isang pananampalatayang Hudyo sa kanilang tahanan. No, pinalaki siya, no? Hindi naman siya na impluwensyahan ng tradisyon ng mga Griego kung hindi naturuan siya ng kanyang lola at ng kanyang ina. At dito natin makikita sa 2 Timothy chapter 1 verse 5 na talagang pinalaki siya ng kanyang ina at sa kanyang lola sa pananampalataya ng mga Hudyo. At inakay siya mismo ni Pablo sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ito ang nagpapaliwanag sa atin kung bakit tinawag ni Pablo si Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya. No? So si Timoteo ay naging tapat hanggang sa wakas sa ating Panginoong Jesucristo, kaya ang kanyang lokal na mga pinuno ng iglesia ay nagrekomenda sa kanya, no? Kay Pablo na siya ay good candidate na isama sa misyonaryong paglalakbay, no? At yan nga ay natupad noong sa Acts chapter 16 verse 1 to 5. So madalas na ipinapaalala ni Pablo kay Timoteo na siya ay pinili para sa ministeryong ito. Appointed siya, nakita sa kanya yung mga qualification ng isang tunay na tapat na lingkod na maglilingkod sa iglesia, anuman ang mangyari. Si Timoteo ay tapat sa Panginoon, no? Binanggit ni Pablo yan sa 1 Corinthians chapter 4 verse 17. At may malalim na pagmamalasakit sa bayan ng Diyos, no? At siya na ibinanggit niya sa kanyang liham sa aklat ng mga sa Pilipos, Philippians chapter 2 verse 20 hanggang 22. So ngunit sa kabila ng kanyang tungkulin, no, sa kanyang malapit na pakikisama kay Pablo at sa kanyang mga espiritual na kaloob ay si Timoteo ay madaling masiraan ng loob, no, nadi-discourage din siya minsan kasi nga mahirap na maglingkod ang isang tao o ang isang pastor sa isang iglesia na walang kasama, no, lalo tigit siya isang binata ay mahirap kuminsan sapagkat yan ay naranasan ko nung ako ay nasa Pilipinas pa nung araw, no? Ay mahirap talaga na kapag ka ikaw ay nag-iisa sa ministeryo ay may pressure yan at talagang lalo tigit sa panahon na naubusan ka ng budget, wala kang makain, no? Ay talagang napakahirap, matutulog ka na walang laman ng sikmura mo, no? Sapagkat naubusan ka ng budget . So yan kuminsan ay kapag ang isang tao ay nakakaranas ng maraming pagsubok, excuse me, ay madali kang minsan na masiraan ng loob, no? Kuminsan wala kang kasama.
Ayan ay nangyari kay Timoteo. No, sa huling pagkakataon na nakasama ni Pablo si Timoteo, ay hinihimok niya na siya ay manatili sa iglesia sa Epeso at tapusin niya ang kanyang gawain doon. Hindi sana ang Epeso ang pinakamadaling lugar para pagpasturin, ano, si Timoteo. So ang lungsod ng Epeso ay nakatuon, no, sa pagsamba kay Artemis, isang diyosa ng mga Romano at mga Griego na kilala rin sa bansag na Diana, no, ng mga Griego at saka ng mga Romano, no, Artemis at saka Diana ang tawag sa kanila, eh, sa kanya, no. At kapag ka ang Romano ang kausap mo, Diana naman ang sasabihin nila. Kapag ka ang mga Greek naman, eh, Artemis naman ang babanggitin nila. At isang Diyos yan, tumutukoy na sa kanila. So ito yung patroness ng tinatawag na sexual instinct o likas na hilig na sexual. At Diyosa rin ito ng mga mababangis na hayop. No? So kaya nga ang pangangaso, ay kaya pala dito ginamit ni Pablo yung salitang alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok sa inyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad nilang lalapain ang kawan. Kasi nga ang Epeso ay lugar kung saan naroroon ang diyos-diyosa nilang si Artemis o si Diana na binansagang diyosa ng mababangis na hayop, no, ng pangangaso. Kaya diyan kinuha ni Pablo yung salitang mababangis na asong gubat na papasok sa inyo, na walang patawad nilang lalapain ng kawan. So yan ang mga halaman, ang mga yan ang description na sinabi ni Pablo sa iglesia sa Epeso, no, sa mga elders doon. At makikita din natin dito na yung si Artemis ay yung siyang paboritong diyosa ng mga Griego diyan sa Western Turkey ng mga panahong yan, no? Kaya yan ang naging trouble ni Pablo diyan, eh, sa Epeso, eh, no? Kaya siya umalis diyan dahil talagang nagkakagulo-gulo, eh, no? Gumagawa ng riot itong si Alexander, no? Yung binanggit diyan na talagang yun ang reason kung bakit na umalis ka agad si Pablo diyan sa Epeso, eh. At kaya nung pinadala ni Pablo si Timoteo diyan para maglingkod, para magpastor diyan sa iglesia sa Epeso, no? Sapagkat ayon ni Pablo na ang iglesia ay mauwi sa kamay ng mga lobong Maninila, ng mga bulaang tagapagturo. So ang kanyang mahalay na mga imahe ay nakatulong sa pagtataguyod ng lahat ng uri ng sexual na immoralidad sa mga gawa, chapter 19. Kaya yan ang dahilan kung bakit pinabalik ni Pablo si Timoteo na ang mga tao diyan ay nahuhumaling sa kanilang diyos-diyosan na si Artemis, no? Kaya inalalayan ni Timoteo ang mga tao diyan, ang mga Kristiyano diyan, na huwag maglilingkod kay Artemis o kay Diana. At ganun din, huwag sila magpapadala sa mga bulaang tagapagturo. So si Pablo ay gumawa ng mga dakilang gawain diyan sa Epeso sa panahon ng kanyang 3 taong ministeryo. Kaya ang mga tao diyan sa buong lalawigan ng Asia, kapwa Hudyo at Griego, ay nakakinig ng salita ng Panginoon, no? Sa Gawa chapter 19 verse 10. So hindi naging madali para kay Timoteo na sundin ng isang taong katulad ni Pablo. Siyempre si Satanas ay may kanyang mga manggagawa diyan sa lungsod ng Epeso, yung mga false teachers. Dahil saan man mayroong spiritual na mga pagkakataon, ay mayroon ding mga satanic na balakid, no, na binanggit ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 16 verse 8-9, na sabi niya, titigil ako sa Epeso hanggang sa araw ng Pentecostes dahil may magandang pagkakataong nabuksan doon para sa gawain, no, kahit na maraming kumakalaban. So dito ay isinulat ni Pablo ang liham na tinatawag nating 1 Timothy upang hikayatin si Timoteo, no, upang ipaliwanag kung paano dapat pangasiwaan ang isang iglesia lokal at upang ipatupad ang kanyang sariling authority bilang isang lingkod ng Panginoong Hesukristo. So ang liham na ito, itong 1 Timothy ay isinulat kay Timoteo noong AD 64 or 65, no? Mga 5 taon bago wasakin ni Titus ang Jerusalem o at pati na ang templo. Pagkatapos ng kanyang unang pagkabilanggo, no, ni Pablo sa Roma. So maliwanag na si Pablo ay nakalabas na sa bilangguan sa loob ng ilang taon noon
nung siya ay ipiit at sa muling pinalabas. Sa panahong iyon ay muling binisita niya ang maraming mga bagong tatag na iglesia sa Asia, sa Western Turkey at sa Macedonia, sa Northern Greece, noong second missionary journey. At yun nga, ang inyong abang lingkod ay napuntahan niyan itong Macedonia, no? Itong Thessaloniki, ang Philippi at ang Neapolis o ang tatawag na Kabala. At nagpunta rin kami sa Berea at tumuloy kami sa Meteora at sa Delphi at kami ay tumulak patungo ng Athens. At pinuntahan din namin ang Corinth at saka ang Cenchrea. At doon, magmula sa Greece, sa Athens, ay tumuloy kami, lumipat sa kabilang bansa ng Turkey, pumunta kami sa Istanbul. At from Istanbul, ay tumulak kami by plane to Izmir, sa Esmirna. At doon ay nagsimula ang aming paggalakbay sa pitong syudad ng Asia Minor o yung seven churches ng Book of Revelation. So dito ay ang Epistle ang siyang pinaka-leader ng seven churches diyan sa Asia Minor o yung tatawag na Western Turkey. Yan ang pinakauna na leader ng iglesia diyan sa pitong iglesia sa Revelation. So, kaya ito naman ay isang iglesia din na lugar kung saan talamak ang pagsamba kay Diana, kay Artemis. Kaya malaking pagsubok ang nangyari dyan kay Timoteo at dito ay pinalakas ni Pablo si Timoteo na maglingkod, magturo, no? At sawatain ang mga turo ng mga bulaang tagapagturo na laganap doon ng maling turo at aral sa loob ng iglesia, no? Pagkaalis ni Pablo. So binalaan ni Pablo ang mga matatandaan na mag-ingat laban sa mga huwad na guro na tiyak na darating pagkatapos niyang umalis. No? Acts chapter 20 verse 17 hanggang 31. Kailangan dyan ng direktang aksyon kaya pinadala dyan si Timoteo dahil siya ay binansagang troubleshooter. No? Kaya siya ang karapat dapat na ipadala dyan. No? Ipinadala ni Pablo si Timoteo upang pamunuan ng iglesia sa Epeso habang siya ay lumipat sa Macedonia, no? Sa Northern Greece. So mula doon ay isinulat ni Pablo ang liham na ito ng panghikayat at pagtuturo upang tulungan si Timoteo na harapin ang mahihirap na tao at mga sitwasyon sa loob ng iglesia sa Epeso. Nang maglaon ay inaresto muli si Pablo at dinala pabalik sa isang bilangguan sa Roma. Sa ating pagkatapos ay maaring maitanong natin paano namatay si Timoteo. No, sa Ephesus. Kasi nung kami nandiyan, ay binanggit nung aming tour guide na merong isang lugar dyan sa Ephesus, dun sa ancient location ng Ephesus, ay meron dun isang lugar kung saan doon na inilibing si Timoteo. No? Kasi dyan namatay si Timoteo sa Ephesus. At ang wika ng isang apokripa, no, na tumutukoy kay Timoteo noong mga taong AD 64 ay iniwan ni Pablo si Timoteo sa Ephesus, no, ayon sa apokripa ni Timoteo. Ito maaring sa paniniwala ito ng mga Orthodox faith, no? Ay upang pamahalaan ng iglesia sa Ephesus, no. Ayon sa aklat ng apokripa na ito ni Timoteo na tinatawag na The Acts of Timothy, no? O mga gawa ni Timothy. Ito ay nagsasaad na noong taong AD 97 ay 80 years old na si Timothy noong mga panahong iyan at siya ay may gulang na. Ano? At dahil dyan na siya naglingkod hanggang siya tumanda na, ay isang araw ay sinubukan niya na ihinto ang isang prosesyon, no, bilang parangal sa diyosa na si Artemis at si Diana. Nagkakaroon ng prosesyon sa daan . Diyan sa, no, diyan sa Ephesus, sa ancient Ephesus, sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, no, habang nagkakaroon ng posisyon, nangangaral si Timoteo. Habang siya nangangaral, imbis na makinig yung mga Ephesians sa kanya, ay kinuha siya, binugbog siya, na mga galit na galit sa kanya, ng mga pagano, mga Ephesians na ito, at kinaladkad siya sa lansangan. At binato siya hanggang siya mamatay, no? So yan ang naging buhay ni Timoteo nung kanyang huling panahon na.
So, ang pagkamatay ni Timoteo ay hindi nakatala sa bagong tipan. So, ayon sa extra-biblical na tradisyon ng iglesia, si Timoteo ay nanatili sa Epeso para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. No? Hanggang sa siya ay naging isang martir para sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, ang ilan sa mga ito ay waring may kaugnayan sa isang detalyeng masusumpungan natin sa huling mga liham ni Pablo kay Timoteo. No? Sinabi niya na hinimok ni Pablo ang kanyang batang disiplo na ito na manatili sa Epeso at labanan ang mga maling aral na nagaganap at lumalaganap doon. No? Gaya ng ipinapakiusap, kung sa iyo, bago ako pumunta sa Macedonia, ay nais kong manatili ka sa Epeso upang utusan mo ang ilang tao diyan na huwag magturo ng maling aral. So yan ang in-stress ni Pablo kay Timoteo. No? So sikat sa idolatry at temple worship kay Diana dito sa Epeso. No? Na ang Epeso ay naging isang libingan, no? Na lugar ni tradisyon na libingan ni Timoteo sa kabila ng pinagkasundoan na si Timoteo naging martir, no, sa Epeso. So, maraming mga iba't ibang ulat tungkol sa kanyang pagkamartir, no? At meron din akong aklat dito ng Book of Martyrs ni Fox, no? Foxe. Na doon ay sinabi din ni Fox sa kanyang aklat na The Book of Martyrs na nagsasaad ng kamatayan ni Timothy ay naganap noong AD 97 sa panahon ng paghahari ni Emperor Domitian, no? Yan ay makikita sa book ni Clexton, no? 1881 page 20. Ito ang dahilan ng pagiging martir ni Timoteo ayon sa aklat ni Fox na The Book of Martyrs na dinagtagal pagkatapon ng apostol na si Juan sa Islands of Patmos, no, in exile si apostol diyan sa Island of Patmos na naganap noong AD 95. So ayon sa Book of Martyrs ni Fox ay habang ang mga pagano ay malapit nang magdiwang ng isang kapistahan na tinatawag na Katagogion, no? Yan yung tawag ng kapistahan ng mga Ephesians sa mga panahong yan. Si Timoteo na sinalubong ang prosesyon ay mahigpit na sinaway sa kanila dahil sa kanilang katawa-tawang pagsamba. No? Siguro nga sumasayaw, lumulundag, no? At kung ano ng mga ginagawang pagsamba kay Diana na prosesyon, nalabis na ikinagalit ng mga tao, ng mga Ephesians, habang pinagsasabihan sila ni Timoteo, no? Matanda na si Timoteo niyan, nasa 80 years old na siya. Kung kaya't sila ay dumaluhong sa kanya at ginagamit ang kanilang mga pamalo, ha? At binugbog siya sa isang kakilakilabot na paraan na siya ay namatay sa magitan ng mga pasa makalipas ng 2 araw. So yan ang natala, no, sa Book of Martyrs ni Fox. Ang isa pang pinagkunan na source ay itong apocryphal na nga, ito ng mga na iba pang mga acts ni Timoteo ay nagbibigay ng katulad na ulat na maliban kung itinalaid nito ang pagkamartir ni Timoteo ay nangyari sa ilalim ng paghahari ni Emperor Nerva naman sa halip na si Emperor Domitian, no? Ayon sa source na ito ay sinubukan ni Timothy na tapusin ang isang paganong festival bilang parangal kay Dionysius, no? Si Dionysius ay ang diyos ng fertility o pagkamayabong ng Greece. Nang maglaon ay nakilala siyang pangunahin bilang ang diyos ng alak at kasiyahan. So tinawag siyang Bacchus ng mga Romano. So si Dionysius ay anak ng katastaasang diyos na si Zeus at Semele, ang anak ng isang hari. No, naglakbay siya sa malayo at malawak na tinatawag na Katagogion. At kung saan ang mga kalahok ay magbibihis ng mga costume, maskara at makibahagi sa sexual na imoralidad at pagpatay. So naitala na pinayuhan sila ni Timoteo na nagsasabi, mga lalaking taga-Epeso, huwag kayong mabaliw sa mga diyos-diyosan, no? Kung hindi kilalanin ninyo ang tunay na Diyos, sa halip na pakinggan si Timoteo, ay sinalakay at binugbog siya ng mga nagsasaya. Noong halos nabubuhay pa si Timoteo, ay inilayo siya ng ilang kapwa-Kristiyano mula sa mga mandurumog na ito. At nang siya ay mamatay, ay inilibing siya sa isang lugar na tinatawag na Pion sa Epeso.
So yan, nung nandun ako sa ancient Ephesus, ay nilalakaran ko yung actual na community nila. Noong mga panahon yan ay nabanggit nga na merong isang lugar na ang tawag ay Pion, P-I-O-N, no? At doon ay traditional na doon nilibing si Timoteo. Nung ako'y naglalakad dyan sa mga bato, no, na na-preserve, no, na nahukay yan eh, at naging tourist spot yan eh. Mahaba yan, malo, ay talagang ini-imagine ko na noong mga panahong yan, dyan naglalakad ng mga tao, dyan gumagawa ng mga businesses ang mga tao, talagang makikita mo na very busy yung mga lugar. Kasi nga, bawat malakaran namin ay nandun ang temple ni Hadrian, nandun ang, ano, ang kanyang mga businesses, no, at nandun ang mga, andun ang stoa, yung mga pamilihan, nandun yung mga kanilang agora, no? Nandun yung andun lahat eh, sentro eh. Kaya nung pagpasok namin doon sa ano, sa Bukana, ay makikita ninyo yung napakahabang daan at tinutumbok yung pinakadulo, yung tinatawag na Celsus Library, yung kilalang mataas na building na survive. Excuse me. Ay makikita yung tinutumbok yun eh. Kaya yun ang pinakakilala na building structure sa Ephesus, no? At makikita ninyo na hindi naman gaanong kalawakan, no, kahabaan eh, no? Talagang parang masikip din yung ancient eh, yung ancient Ephesus eh. Makikita ninyo doon yung lahat ng mga buhay nila, yung nakita yung tawag na latrine eh. Ngayon yung public toilet, no, public washroom, ay talagang meron talagang sibilisasyon, no, sa Ephesus. At makikita niyo doon yung templo nga ni Diana, no. Nagpunta kami diyan sa ano, sa ruins ng temple ni Diana, no. Malayo doon sa ano, malayo doon sa community ng ancient Ephesus eh. Malayo siya. So ang natira na lamang doon sa temple ni Diana ay dalawang at stones na lang ang natira, isang mataas na tower na pinamamahayan ng isang agila. Nung nandun kami, merong agila dun eh, merong mga damo, no, na hinihimpilan ng agila eh. Tapos yung isang pamamaliit na bato, yun na lang ang natira eh, no, na nawasak yan eh. Kaya yan ang katibayan na talagang totoo ang kasaysayan eh, no, na totoo ang salita ng Diyos na talagang nangyari, no. Kaya kung maaring yung nalakaran namin ay maaring nalakaran din ni Pablo yan, no, noong mga panahong yan, sapagkat iisa lamang yan eh, maliit lang yung Ephesus eh. Kaya yan ang isa sa mga nakita ko na talagang habang pinipikit ko mata ko, sabi ko, naalala ko na meron pala mga nangyari dito noong mga panahong yun, ano, naging abala sila, naging talagang totoo itong sinasabi ni Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo na may nangyari talagang kasaysayan dyan, no? Napagtalikod, mga Kristiyano na nabuhay dyan sa Ephesus ng mga panahong yan. Kaya yan lamang mga kapatid ang nais kong ibahagi sa inyo na hindi itinala ng Biblia yung mga pangyayari sa buhay at kamatayan ni Timoteo, no? Yan ay ano nila, mga Christian tradition na lamang. Ngunit kasi ang Biblia naman kasi, ang mga sulat, ay hindi naman niya nagdidetalye lahat kung ano nangyari, kundi sinasabi na lamang ni Pablo sa kanyang mga sulat kung ano yung mga mahalagang mensahe para sa pananampalataya, no? Hindi niya na dinidetalye lahat yung mga bagay na iyan. Pero ang mga ruins na nakita ng mga theologians at saka ng mga archaeologists, ng mga historian, yan ang nagbigay ng katotohanan na may nangyari. May katibayan eh. Kaya na-preserve yan para sa atin, makita natin na totoo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngunit kasama rito ang mga ilan na huling payo ni Pablo na sa kanyang kaibigan na si Timoteo na ipaglaban ang mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya ang binika niya. Pero panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Kung saan ka tinawag, noong ginawa mo ang iyong mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. 1 Timothy chapter 6 verse 11. So makakatiyak tayo na
isinasapuso ito ni Timoteo at ang buong tapang na ipinahayag ang Ebanghelyo sa Epeso, na ipinalaganap ang mabuting balita ng kamatayan at pagkabuhay maguli ng ating Panginoong Hesukristo. At malamang na si Timoteo ay gaya ng mga apostol ay nagdusa rin para sa kanilang pananampalataya. So mga kapatid, yan ang isa sa mga mensahe sa atin ng Panginoon sa magitan ng sulat ni Pablo kay Timoteo, na sa panahon natin ngayon ay marami ng mga bagong pastor, mga bagong mga ngaral, katulad ni Timoteo, no? Kaya sila ay dapat din nating pakinggan, no? Kilalanin, respetuhin, hindi natin sila pinagwiwikaan ng hindi maganda dahil sa kanilang katayuan bilang mga bata, no, mga kabataan katulad ni Timoteo. Mga batang pastor kung tawagin, no? So marami na tayo niyan kasi nung araw kami yung mga batang pastor nung mga mid 80s no? Kami yung mga batang ministro nung araw na kasalukuyan na naglilingkod ng mga panahon yun. At naabutan pa namin ang mga matatandang mga ministro nung araw. Kaya darating ang panahon na yung mga matatandang ministro ay mawawala. At yung mga batang mga pastor naman ang papalit sa kanila. Kaya sa panahon ngayon, ilang taon na nakakalipas, no? Ako ay nasa lagpas na ako ng 50, iba na ang aming buhay. At ang ginagalawan namin ay hindi katulad ng dati, no? So ang ginagalawan na namin ay yung kung paano namin alagaan, ingatan ng iglesia ng Panginoon. At kailangan din natin ng mga pastor, katulad ng mga batang pastor o mga kabataang pastor na ito, na katulad ni Timoteo, na aalalay pa rin, no? Na mga ngaral pa rin sa mga iglesia lokal, no? Kaya nagkapasalamat tayo sa kanila na darating ang panahon, sila naman ang papalit sa atin, no? Na mga katulad ng mga namatay na mga matatandang mga ministro at mga pastor ay mayroong mga papalit sa kanila. Kaya kanya-kanyang panahon 'yan, eh, no? Kaya ngayon, ito 'yung mga panahon ng mga batang ministro, mga batang pastor. Kaya ito ang aking ini-encourage sa lahat ng mga kapatiran, na respetuhin natin, sundin natin, pakinggan natin ang mga bata nating mga tagapangaral, no? Katulad sila ni Timoteo na nangaral din ng salita ng Diyos, no? Darating ang araw, magiging katulad din sila ng mga lingkod ng Panginoon na nangaral ng salita ng Diyos, no? Sa darating na mga panahon, hindi edad ang mag-ano sa kanila, magse-separate sa kanila para hindi sila pakinggan ng tao, no? Kaya nga sinasabi ni Pablo na tularan mo ang aking mga gawa, no? Huwag mo titignan ang iyong sitwasyon na ikaw ay kabataan, kung hindi ipakita mo sa kanila ang iyong pananampalataya, ang iyong pagsunod sa Panginoon, ang iyong testimony, ang pinakamalaga sa lahat. So mga kapatid, diyan ko tinatapos ang unang series sa ating lesson na ito tungkol kay Timoteo. At sa susunod na mga araw ay ating tatalakayin sa ating lesson 2 na ito ang babala, no, laban sa mga maling katuruan. No, warning against false teachings. So mga kapatid, ako'y magpapaalam na at maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagkaantabay sa atin. At ako'y nagpapasalamat at niloob ng Diyos na makabalik tayo muli sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sumayin niyo ang pagpapala ng Panginoon sa sobrang isang oras ng ating pagsasama-sama. So maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng Panginoon sa oras na ito. At ako'y muling babalik. Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, at ang lahat ng ito ay aking dinadalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.